Isang malakas na kalabog ang narinig ng gwardiyang si Ray De Leon ng Land Transportation Office Region 6 bandang alas 2 ng madaling araw ng Martes. Nagsospecha agad si De Leon na isang explosive device ang itinapon sa labas ng opisina. Ayon sa tawag na natanggap mula sa isang saksi, may grupo mano ng mga lalaki na nagtapo ng isang kainahinalang bagay sa labas ng opisina ng LTO. Kaya naman agad na tinungo ng Haro Police ang lugar. Dito na ako sa likod, ito ba tiyan ako daw may nagpukti, nagbalik ko. Kita ko ng amon ng bagay, oh. Nakumpirmang isang pampasambog na nakabalot sa duct tape ang itinapon. Makalipas ang isang oras, nagsidatingan na ang Special Weapons and Tactics Team at dalawang miyembro ng Explosives and Ordnance Division ng Philippine Army. Kinumpirma nilang isang M26 hand grenade at isang 60mm high explosive mortar ang inihagi sa lugar. Para masiguradong hindi sasabog ang granada, nilagyan nila ulit ito ng safety pin. Aminado si Land Transportation Office Region 6 Director Gerard Caminia na matagal nang nakakatanggap ng pagbabanta ang kanyang mga tauhan. Sa higpit umano ng pagpapatupad nila ng kanilang tungkulin, hindi malayong may ipinapaabot na mensahe sa kanila ang mga nasa likod ng tangkang pangbobomba. So, most probably, may ara siguro nga nasa lapay, nasa dalan because of our strict enforcement sa traffic laws, rules and regulations. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang nasa likod nito.